Yan, I'm Natuto Sumagi, and this is my YouTube channel. Dati nagpropagate na tayo ng potos, tapos meron din tayo ng aglonema o Chinese evergreen. Ngayon naman, iba may tuturo ko sa inyo. Ito yung sikat na sikat dito sa Pinas. So, common. Usually common ang natawag dito. Pero ang dami na ngayon na naglabasan na tinatawag nitong San Francisco plants. So, dito sa Pilipinas, San Francisco ang tawag. Pero alam nyo ba mga kanututo? Ang tawag talaga dito ay crotons. So mamaya ipapakita ko sa inyo ang different klase o yung mga varieties na meron ang San Francisco o ang crotons. Eh, napapansin nyo, ito hindi to crotons ha. This is coculata. So dito lang siya sa room. This is alocasia. So I have 8 varieties ng alocasia. And dito sa likod ko, I have 15 varieties naman ng snake plants. And wala pa akong Monstera deliciosa. So meron tayong, ito mapapansin nyo, seed pa lang kasi. So bumili ako ng seed para sa MD o Monstera deliciosa. So i-update ko kayo kung mabubuhay ba yung seeds na binili ko para Monstera deliciosa. And now, syempre mga kananto, ito nga pala ituturo ko sa inyo kung paano magpropagate ng San Francisco sa pamamagitan ng hindi basta stem, pamamagitan ng mga dahon. Kaya mga katuto, ako si Natuto sa mga kay bilang Ardeneo. Natuto, ang una natin gagawin, so nung pumunta tayo kila Tita Lourdes, so nag-ayos tayo ng mga alaman. So kumuha tayo ng 8 na matured na dahon. So paano malaman yung matured? So mapapansin nyo, dun tayo pupunong kukuha dun sa pinakailalim ng San Francisco o yung puno ng San Francisco. So pagkatapos yan mga kanatuto, tayo nga mga kanatuto, so atin po nating hugasan natin yung mga dahon para fresh na fresh yung kanyang leaves. And pagkatapos nun, ayan, naka-ready na. Eh, nag-ready tayo. Siyempre, mag-recycle tayo na ginamit natin for the buko juice. Yan. So, perfect yan para lagyan natin. So, nag-ready tayo mga kanatuto ng 8 cup na ginamit sa buko juice o yung pinag-inuman natin. Eh, nalagyan din natin ng water. Yung water na yan ay galing sa bubong nung umulan. So, pandilig. Guys, mas magmaga na tuto. Gamitin talaga natin yung mga tubig ulan. And shoot mo lang. Eh napansin ko mga kanatuto na masyadong malakmaano yata yung tubig na nailagay ko. So maaari kasing you know, masyadong maaari siyang marat o mabulok yung dahon, kaya bawasan natin. Okay? Dagdag kaalaman mga kanatuto, alam nyo ba na ang San Francisco na dahon ay medyo, ay poisonous to. So medyo ilayo natin sa mga pets natin at sa mga bata. So huwag natin hayaan na mapaglaruan nila ito. And alam nyo ba, isa pa mga kanatuto, na ang extract leaves of San Francisco ay pwedeng pumatay ng larvae. Sa English o sa Tagalog is larva o yung kitikiti ng mosquito. And to help, that helps spread diseases syempre. So yan na mga kanatuto, nalagay na natin lahat. At ito na nga mga kanatuto, no? After 30 to 40 days, ito na yung mga dahon natin. Kung mapansin mo, 8 yan. Pero namatay yung 3. So magpapaliwanag ako mga kanatuto kung bakit yan namatay yung 3. Kasi pag nilagyan pala natin ng tubig o mas maganda talaga kung tubig ulan, ang kailangan lang pala natin lagyan ay yung sakto lang. Yung sakto lang yung doon sa pinaka wag makakarating dito sa mga dahon. So pag lumagpas kayo ng tubig, pag doon sa may pinakatangkay ng yan, sa pinakatangkay yan, sa pinakatangkay na yan, at sumobra kayo, mabubulok yung dahon. So ngayon ipapakita ko sa inyo kung may mga ugat na ba
yung mga dahon ng San Francisco nito. So ito yung pinaka-common na San Francisco. Yan. Kung mapapansin nyo, yan. Nabubulok na siya. Maaring hindi maganda kasi yung ano yung dahon na nakuha natin nito. Pero pag dito lang sa may gitna. Pero mapapansin nyo, yan mga kanatuto, meron na siyang ano yan. So meron na siyang ugat. Oy. So meron na siyang ugat. Yan, close up lang natin ng konti. Close up. Oy. So may ugat na talaga siya. Ito yung isa, kakaunti pa yung ugat niya. Tapos try natin 'to. Yan. So ito ang ano, ang healthy ng dahon niya siguro sa pagkakuha lang din. And mapansin niyo yan makulay and parang bagong-bago. And ayan. Papansin niyo ang laki na ng ugat niya. Yan, 'di ba? So ready na talaga na i-repot. Okay, o ilagay sa isang pot. Ito naman, yan healthy din. Ang maganda dito sa isa nito, mga kanatuto. Yan, dalawa na yung kanyang ugat. Okay. Yung iba, ito, di ba ito isa yung ugat, tapos maliit yung ugat. Tapos meron din, depende eh. Ito kasing isa nito, yan. Grabe, no? Ayan. Ayan. Mas marami siyang ugat. So, focus lang natin. Ayan. Pwede na siyang i-repot. Tapos, ito, maliit lang din. Tapos, meron binigay. Shout out nga pala dun sa aking crew na si Marlin. Na binigyan niya ako ng sanga last time. Kasi itong tatlo, mapansin niyo baka antin na. Tapos, nilagay ko sa tubig, tapos ito sa banyo lang. Maganda rin sa ano eh, sa banyo, sa may CR. Kasi malamig dun. And, mapapansin nyo, ito, nag-green siya, no? Pero dun sa banyo, nag-yellow siya. Pero pag buhay na mga kanatuto, mas maganda kung nasa araw siya. Pero mabubuhay naman siya, pwede siyang indoor or outdoor. E, tingnan natin kung nagkaugat ba ito. Wow! Yan! So, ang galing mga kanatuto. Actually, ang dami, no? So, iriripat ko na itong mga to. And hindi ko naman siya dadali ilalagay sa labas. So, dito lang siya sa aking kwarto. Dito sa Martinez Nest. Okay. So, pasilip lang ako ng konti, no? Kasi inayos ko to. Mapapansin niyo mga kanatuto. So, yan. Yung lagayan ng aircon dati yan. So, naglagay din ako dyan. Meron akong photos dyan. And ang gustong-gusto kong view dito. Pag sinoom out ko yan, andyan yung aking bagong collagen. So, may vlog din ako mga kanatuto na nagpa-ship kasi ako dyan sa Mindanao. So, yun na yung ating mga, wow, nagwe-wave pa siya. So, thank you mga collagenates. Collagenates, yun. So, yun mga kanatuto. Also, I have an air plants here. Okay. So, yun yung ating mga San Francisco. May natutunan naman kayo mga kanatuto. And siguro suggestion ko lang kasi kung yung dahon no, pwede rin naman kung marami kayong mature na dahon yung mga San Francisco nyo, mas okay yon. And magano lang it takes 1 to 2 months may mga stable talaga siya mga ugat. Pero ang medyo mahirap lang doon yung pag ano na may ano na talaga yung magkakaroon na siya ng leaves, okay? So magagaling pa siya sa ugat. Okay? So kung marami namang San Francisco kayo na sanga, better siguro yung sanga na lang yung gamitin nyo para mas malaki na agad. And yun lang mga kanato, I hope may natutunan kayo ulit kay Natuto Sumaki bilang Hardineo. Maraming salamat and God bless everyone. Stay safe!